libo-libong nagangad sa iba't ibang parte ng mundo, dalawang Pinoy ang maswerteng napabilang sa 16 candidates ng The Apprentice One Championship Edition. Yan ang reality TV show kung saan at stake ang once-in-a-lifetime opportunity na magtrabaho para kay 1FC CEO Chatri Sityodtong bilang kanyang protege. Dala nila Lara Alvarez at Luis Sanggalang ang bandera ng Pilipinas. Tubong Baguio si Lara na proud full-blooded Igorota, laki sa hirap bilang anak ng magsasaka at natuto sa negosyo sa pagtitinda sa palengke. I want to inspire women with my story, with how I went through things in my life as a single mom, as a student, as a farmer's daughter. Pinanganak din sa Baguio si Louie na pagtagumpayan niya ang laban sa appendiceal cancer at naging URCC featherweight champion, North Pole Marathon finisher at Ironman Philippines finisher. I want to be a global leader, no? I want to be a leader who is recognized across the globe. And you know, tataas talaga natin yung pandila natin. Tampok ang mga special guest CEOs mula sa mga naglalakihang global companies para ibahagi ang kanilang expertise. Habang 12 martial arts legends at world champions naman ang magtutulak sa mga candidates sa kanika nilang limit. Ang Pinoy guest athlete at one heavyweight world champion na si Brandon Vera, aminadong kahit mga world champion ay aaray sa mga hamon. That I can guarantee you is something that you're not going to want to miss. And that's just when I was there. And there were more guest coaches that were coming on and brutalizing these contestants throughout the process of trying to earn a spot to become an apprentice. Subaybayan ng The Apprentice One Championship Edition simula bukas, alas 11 ng gabi sa TV5 at regular na mapapanood tuwing Lunes, alas 9 ng gabi sa One Sports. Is this the toughest apprentice in history? May the best warrior win. Nagbabalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5.